Thank you so much for having me today. Thank you, Mentor Ikay. Grabe yung aking idol. Ever since na magkasama kami, isa po ako sa mga pioneering. So nakita ko si Mentor Ikay talaga from, alam mo yon, yung very batang-batang-bata pa na mentor. At ngayon, grabe, nakakabaliw. So ang swerte-swerte niyo, napaka-blessed niyo kay Mentor Ikay. Grabe. Thank you, Mentor Ikay, for inviting me. Grabe, nakakataba naman ang puso. Grabe. So, amazing morning sa lahat. Okay ba kayo? Pagigising-gising ko lang din, an hour ago. Sabi ko na po, si Mentor Ika yung talaga naisip ko. Mentor Ika yun. Hindi yung meeting, Mentor Ika. Ganun ko po ka, ano, talagang ka, wow, ang mentor nyo. So, isa kayo sa napaka-blessed, no? To be part of I Am Robin under Eagles team. Yan. So, ayan, thank you so much, Mentor Steffi, also for the, ano, for the introduction. Nakaka-pressure. Lalo na doon sa, pag hindi kayo nakinig, uulitin niya sa ulit, ayoko nang inuulit-ulit, dominante tayo. So, makinig na sila. Ayan, so good morning, good morning. Wow, nag-open cam si Mentor Rolliver. Hello, nasa trabaho, grabe. Hands up, sir. Mentor, grabe, talagang nasa trabaho, pero willing to learn and be inspired dito sa negosyong ginagawa mo. Congratulations na kaagad, Mentz, in advance. Sa lahat din na nandito, congratulations and thank you for listening in advance. No? So, ayan. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung journey ko nung nag-start ako. Kasi, grabe, ano, alam mo yun, exciting. Oh, exciting. Ganon siya ka-exciting. So, mag-share lang ako ng screen. Let me share to you my journey dito kay Island Worldwide. Grabe ang journey natin sa Island Worldwide, napakasarap, no? Mamaya along the way malalaman niyo kung bakit. So I am Sherry Casili, Bicolana po ako originally. So kung sino dito may mga probinsya, type niyo diyan kung nasa ang probinsya kayo or kung nandito kayo sa Manila pero nasa probinsya kayo originally, no? Type niyo na. Kasi ako din, pareho niyong probinsyana, no? Kung maririnig niyo, meron akong accent kasi Bicolana po ako. Yan. So, proud. Pero ngayon, currently, nandito na tayo sa Laguna kasi andito na yung family ko, no? Ito yung anak ko, nag-iisang anak. I'm blessed with one daughter, beautiful daughter, no? And dati kami nasa Patero, nandito kami sa Laguna nung nakita ko tong negosyo na to. So, original, I was employed then. Pero, graduate ako ng architecture, no? Just a quick history, back history ko, bakit hindi na ako nag-license? Actually, nag-try pa ako mag-lisensya. 0.06 na lang. No, architect na tayo. Pero sabi ko, bakit ba ayaw mo ibigay sa akin, Lord? No, nakita ko yung ano, yung sabi ko, baka hindi pa talaga sa akin. So, ang ginawa ko, nag-employ muna ako. Ang dami kong dinaanan bago ako naging call center, naging sales pa ako sa isang manufacturing company ng mga construction materials. Isa sa pinakamalaki. Actually, siya yung kinukuhanan ng lahat ng materials, raw material ng construction materials dito sa Philippines. Sa mga madami pang mga ano, mga manufacturers, pero yung raw material kinukuha sa amin. So doon ako nakapasok as sales associate, no. So kailangan nila mga architect, mga architectural background graduates, engineers. So doon ako nakapasok. Dami ko pang pinagdaanan na trabaho, pero ang tumagal talaga ako sa call center. Kasi ang rason lang is naburaot ako sa boss ko dati. Kasi yung promise niyang offer sa compensation plan niyang pinakita sa akin, hindi niya binigay. So, sabi ko, nako, eh pag nasa Manila ka, hindi ka pwedeng walang trabaho. One day palang gutom ka na. Kung gutom ka na talaga, sin pwede ka nang mag-lose ng 10 kilos agad. Ganun ka, ano. So, last day ko doon sa last job ko, first day ko dito sa ano, sa BPO. So syempre dumiskarte tayo, nagdabugs tayo kasi nung time na 'yon, one day processing ang BPO.
So, I'm so blessed na one day nakapasok agad ako and prime account pa. Yung parang bread and butter account ng malaking company ko nun. Kasi financial account tayo nakapasok. Pag nasa financial account ka sa isang call center, wow yun. So, nag-start tayo as entry-level agent, no? And we work hard to go up. Kasi ang nasa isip ko, di ba, pag employed ka, ang target mo is lumaki yung kita mo. Di ba? Ganun naman, di ba, pag employed ka, ang target mo is lumaki yung kita kasi may pangarap ka, no? Ako, ang pangarap ko noon as architecture graduate, kahit bungalow type, pero ang laki, mga 10 rooms, tapos may separate yung parking building, ng parking building ko, basta car building ko, tapos may pool separated, tapos may garden na napakalaki. Ganun ko siya nakita. Hindi, hindi ordinary, no? Siyempre, architecture tayo, so architect tayo, so hindi basta-basta yung iisip natin. Kaya lang, yung income ko nung first job ko, sales naman, may commission, pero dahil nga hindi binigay yung promise nung inilayout sa akin yung compensation plan, that's why we transferred to call center. Eh, sabi nun, yung call center, malaki ang income. Grabe, ang ganda ng lifestyle. Ganun. So nakikita ko, nako, parang ang gaganda ng lifestyle nito mga. Kasi mga kaibigan kong mga senior account manager, yung mga matataas na, yung mga regional, country manager, mga ganun na. Sabi niya, Sherry, apply ka kasi may background ka naman sa ano, magaling ka naman mag-English. Kasi, so you all know pa talaga, meron din akong 2-year schooling sa AB English, no? So, yung mga kaklase ko doon, nasa call center sila, so ang tataas na ng posisyon. Sabi niya, punta ka muna dito sa call center, sayang naman, kung buraot ka dyan sa boss mo, di nag-apply ako. So nakuha tayo, prime account, no? We worked our talagang grabe, toxic, lahat, tinanggap, linunok natin yun. Hanggang naging manager tayo, nagkaroon tayo ng team, no? Grabe, ang toxic. Hindi ko, akala ko noon, sabi ang call center, madali lang yan, kasi pag wala ka doon sa environment, pag wala ka doon sa job na yun, iisipin mo, mag-calls ka lang, yan, dali-dali ng trabaho. Tapos, pa-English, ganun lang naman eh. Pero nung nandun na ako, grabe pala talaga, toxic talaga. Nandun na yung may ahente ako, nagpapanot na. Tapunan kasi tayo ng mga yung, by the way, ang team ko noon as manager, tapunan ako ng mga outliers. Pag nasa call center ka, sino dito may background na call center, no? Pasok nga ako, para makita ko yung comments nyo. Pasok ako sa cellphone. Yung mga outliers po sa call center, yun yung mga hindi nagpe-perform sa team. Tapos, ako, yun ang hawak ko, yun ang binigay sa akin. First, kakain mo bago kang manager. Tapos, ang ibigay sa'yo mga outlier, yung mga nagpa-perform talaga. Tapos, ang commission pa ng, Ayun, sabi ko nga, na-leave ko yung sarili ko. Sino dito yung nasa call center? Yan, sakit sa ulo, sabi nga ni Mentor Chris. Yes. Wow, thank you for watching, Pamarikina. Iyon, sakit sa ulo, grabe, outliers. Yun yung mga sakit sa ulo ng managers. At sa akin sila tinatapon. Iyon, so alam nyo na yung stress. Stress na yung mga regular TLs na mga working na, yung mga talagang, ang commission, ang TLs, may regular sweldo. Ang bonus namin, depende sa performance ng team. O di ba unfair? Depende sa performance ng team. Ang tinatapon sa akin mga outlier. So, alam nyo na yung stress level ko to the highest level na. Kung stress na yung mga teams, mga managers ng teams na performing na, mas stress ako. Sa akin yung tinatapon yung ako lalahat sasalo. Ang trabaho ko, pag-performing sila. O di ba? Gusto nila ng miracles. Hindi nga nila mapaperform, tapos itatapon nila sa akin para ipagperformin ko, no? Grabe. So, by God's grace, no? Na naturuan ako ng, siguro dahil nakita nila sa akin yung talent, yung skill, kung ano man ang nakita nila sa akin para ilagay ako nila sa position na yon.
By God's grace, napapa-perform ko. Grabe, no? Di ba? Outlier sa team nila. Tapos pagdating sa akin, nagpa-perform. Tapos ito pa, pagka-graduate, 3 months yun. Pagka-graduate in 3 months, babalik sila sa team nila. Performer na. Pero ako, ang nangyayari, pagka-graduate sa akin, promoted to level 2. Grabe, may tier 1, tier 2. Tier 1 ang ano hawak namin, tier 1. Pag na-promote ka, tier 2, so higher na yun, mas mataas ang selda, mas malaki ang promote. So pag-graduate sa akin, normally dapat, expected, babalik sa team nila, performer na. Pero hindi, pag-graduate sa akin, tier 2. Tier 2 talaga sila, promoted, hindi lang graduate, promoted to tier 2. So, lahat ng ano, kaya doon ako natutong mag-absorb negativity, kung paano ko i-convert yung negativity to positive. Talagang laging ano tayo, kalimutan ko yung term, yung aalamin mo, yung bakit hindi nagpa-perform, hihimayin mo, lahat, nako, i-absorb mo, tapos paano ko, alam mo kung paano ko nagawa yun. So anyways, nung doing good na, talagang performer tayo as a lead, as a manager na napapa-perform ng mga outlier, so nag-demand ako na, bakit naman ganito, ibigay nyo naman ako sa ano, para naman, nakakapag-promote, nakakapag-ano naman ako, incentive naman ako. Na. So, nilipat ako sa regular team na may mga performers na and all. Kaya lang, nung nandun na ako, doon na yung time na nung na-relax na ako na, doon ako naka-feel na, ito ba yun? Parang kulang yung bayad ko. No? Doon ako nakapag-isip-isip kasi, ayan, grabe yan, no? Nagko-calls pa tayo. Ako po yan. Yan. So, yan yung kausap natin yung mga manager. Nakakaloko nito kasi I'm reporting to a manager. Pero pag may problema, yung senior account manager, yung boss ko, tinatawag ako, bakit ganito? Ang bayad ko, nagre-report lang dapat ako sa manager. Pero ang tumatawag sa akin at nagtatanong bakit, yung senior account manager, yung mga managers ng manager, ganon. Tingnan nyo na lang. So, hanggang sa nakaisip ako na sabi ko, grabe, ayoko na ng ganito. Pag nag-perform ka pa, ang incentive sa'yo, 5,000 pesos. Ang hawak mong ahente, 20. O, kung paano mo paghati-hatian yung 5,000 sa 20 tao? Diba? So, hanggang sa isang araw, no, na open sa akin ng isang manager ko din, kasi kaibigan siya ng top earner dito, no? Ng amazing top earner dito, diamond mentor dito sa IAM Worldwide. Kaibigan yung isang manager din, nag-present sa akin, na-open sa akin yung ganitong industry. And, hindi na ako nagdalawang isip kasi nung time na yon, maliit nga ang sweldo, grabe pa ang demand, so nagbabuy and sell tayo ng kahit ano, pagkain, bags, relo, no? So, kailangan talaga dumiskarte. No, hanggang sa na-open sa akin opportunity na to, na-presentahan tayo. Gaya nyo din, na-presentahan din ako, pero ito on offline to. I have to go somewhere to be ano. Ayan si Mentor JC at Mentor Sol. O, diba, napaka-bless ko sila yung ano, yung nag-present sa akin. So, hindi rin ako nagdalawang isip. Gaya nyo, talagang grinab ko kagad yung opportunity. So, from day zero, andito na tayo until nakabuild tayo ng ano ng team. May humble beginnings, no? Kaya lang, sabi nga, people come and people go, but the memories and great relationships that were built should stay. So, hindi man sila nagstay, alam mo yon yung negosyo natin. Magkaka-team ka, mawawalan ka ng team. Magkaka-team ka ulit, mawawalan ka ng team. So, ganun talaga, natuto na tayo sa ganun. Nung una, hindi ko maintindihan. Parang, oh my gosh, bakit nawala? And I realized, yung pagiging manager ko sa trabaho, it will not apply in this business right away. Kasi may aayusin pa. Akala ko, ay, kaya ko to kasi manager ako. Pero hindi pala. Iba pala tong negosyo na to. So, ito nung team na to, parang beginner's luck. Ah, yon, beginner's luck sa akin na kapag-build ako ng malaki kaagad. Grabe, I was earning 20,000 nung nagsimula ako. 20,000 per week. Yeah. Hanggat sa nag-6 digit tayo. Grabe yon, as in. Pero beginner's luck pala yon. Yun ang nakita ko doon, beginner's luck.
Kasi pinaramdam muna sa akin yung kung ano yung magiging future ko. Yon, doon ko sa nakita, ganun ko sa nakita. Pinaramdam sa akin ni Lord kung ano magiging future ko, no. Ano magiging buhay ko kapag kinontinyo ko. So pinaramdam na kaagad sa akin. And pinatikim din sa akin yung ano yung hardship na wala sila. Pero ang amazing nito kasi it's a relationship business. So the friendship stays. No, kanya-kanyang journey talaga yan. So, hindi natin kailangan awayin yung mga leaders natin na nawawala. Kanya-kanyang, ano, ang kanya-kanyang journey talaga sa ang importante ikaw, ang importante tayo, sarili, no, sarili natin, yun ang pinaka-importante. Ganyan ko siya nakita. Ito nga yung mentor ko, si Mentor JC at Mentor Sol, grabe, from day zero, hanggang nag-pandemic, hanggang after pandemic, nandyan talaga. So, yan ang may, ano ko sa inyo mentors. Kung sino yung mentor nyo na nakikita nyo kakatulong sa inyo dito, stick with them. No? Direct mentor, ako, ito ha, just to be honest, yung direct mentor ko, wala na. Hindi na, wala na dito. Nag-graduate na. No? So, she's paving her own way in a different, ano, different industry. But sabi ko nga, importante yung ikaw, yung tayo, no? Yung tayo, ikaw. So, doon ka lagi mo tumingin. Kung ano yung nakita mo at kung sino yung mga taong nakita mo makakatulong sa'yo, pikit ka doon. And on my end, si Mentor JC talaga at Mentor Sol, ever since, talagang dumikit talaga ako sa kanila. Sabi ko talaga nung una, as a manager, nung nagpumasok ako, ang mindset ko. Kasi iba yung personality ni Mentor JC, ni Mentor Sol, sa personality ko. Pero, nasa personality ko, I always look at the brighter or good side of a person. Kasi ako din naman, may hang-ups din ako. May mga, hindi rin ako magagandang ugali na hindi makakatulong sa trabaho. What they did is, just look at the brighter side in me. Yung maganda sa akin. So, kasi kahit pa naman, ano, ganun mo yun, let's be, ano, sa reality lang, talagang, hindi lahat ng tao, okay, hindi lahat ng tao, magiging okay sa belief natin, sa personality natin. Pero, lahat ng tao may good side. No, lahat ng tao may good side. And yun ang tinitingnan dapat lang natin. So, yun ako, ganun lang din ako. Hindi nag-aayon sa personality ko yung mga ay, sa belief ko sa mga ibang tao kahit outside the business. But what we do is kaya tayo magkaroon tinatawag ng harmonious relationship. Look at the good side. Para ganun din sila. They would look at the good side. And I'm just giving back the good deed na binibigay sa akin ng Mentor JC at Mentor Sol. Despite of my mishaps, despite of my imperfections, they're there. Grabe, no? Amazing. Nakakuha ako ng tao na gano'n na hindi ako niiwanan. Despite sa mga pasaway kong ano, ginagawa noon na, syempre, nung nagsimula ako, eh, manager ako eh, bakit ba? Yung mga gano'ng mentality. Sinagaan talaga ako nilang tulungan. Hanggat sa unti-unting naaayos. So, what I did is, wow, grateful. You have to be grateful. Grateful ako doon. Talagang grabe. Hindi ako, kahit ano pang ano, nakita nilang hindi maayos sa akin, nag-stick talaga sila sa akin, tinignan talaga nila yung potential ko. And doon ako naging grateful. So what I did is do the same. Nakita ko yung ano, doon ako nag-ano, tinignan ko talaga kung anong ano yung magaganda. Yun lang, mentors talaga. And so, until now, they're there to help me hanggang sa nakaka-build na ako. Grabe talaga, hindi ko papantayan yung tulong nila. Kaya the only way para mapantayan ko yung tulong nila is to achieve, to be an achiever, no? These are my humble achievements na dahil sa tulong nila, no? Talagang grabe. Unti-unti tayong nakaka-hit. Hindi pa consistent, but we're getting there. No, little by little, kakapag-achieve tayo for our team, no? At ayan, alam nyo ba, mentors, sa 13 ways to earn natin, isa pa sa, alam ito, little by little, naaayos tayo, and yung pagka-manager natin noon, yung multitasking natin na gagawa noon, naa-apply ko na ngayon, kasi naayos na
naaayos na unti-unti yung mindset ko, yung mindset on how to do this business. So, unti-unti ko din na-apply yung skill ko na na-develop nung manager na ako in a positive way. Noong kasi talagang, ay, naku, bara-bara, manager ako, da-da-da. Ngayon, hindi na. Parang, inaral ko muna yung negosyo, and then little by little, saka ko ina-apply yung mga learnings ko noon sa dati kong pinagdaanan. Kasi, true enough naman talaga, mentors, lahat ng pinagdadaan natin sa buhay, nagagamit natin yon sa future natin. No? So, dito sa negosyo natin, 13 ways to earn. Sabi ko, 13 ways, nakakasabog ng ulo. Nakakasabog ng ulo. Sabi ko, paano ko ipamanage yung 13 ways to earn? Sabi ko, paano ko siya ma-maximize? Ganun ko sa tinignan, hindi siya yung basta lang, inaral ko talaga little by little. Sabi ko, malalaman ko na doing good na ang team ko, hindi sa achievements ko. Kasi we're builders, di ba? We're builders. Pero pwede ka maging achiever na hindi ka nag-build. Maging direct, mag-ano ka, direct ko. Mag-direct na mag-direct. Direct na mag-direct, mag-direct. Maging achiever ka. Ano pa? Yung, direct na mag-achiever ka. Benta mo na, benta mo, benta ka. Achiever ka. No. Pero kung builder ka, titignan mo talaga yung other ways to earn. And ang naging, ano ko, ang naging batayan, lalim, batayan ko na the team is building up already itong Unilevel. First time ko itong mentors makapasok, grabe, sa Unilevel. Grabe. Ito talaga ang biniano ko, nakatarget ako dito sa Unilevel. Sabi ko, pag lumalaki na yung Unilevel ko, ibig sabihin lumalaki na yung team ko. Grabe, nakapasok tayo sa top. Grabe. Sabi ko, uy, ito na! Sabi ko, Lord, grabe, amazing. Ito na yung time na tinignan ko lahat eh. Kasi, different personality, ako, tinignan ko yung leaders ko ganito. I have six na ginugroom as core. I have six. And I'm very proud of them. Grabe, nag-start kami, nag-start ang team ko na ako lang ang naka-jade. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag ang magiging core ko. Dapat, ang criteria ko sa magiging core ko, jade account holder. Kasi di ba ang hirap maging jade? Kung lalabas ko ng to sa ating mga employees, sa mga regular people na hindi naman mayaman, hirap mag-jade. Sabi ko, pag ginawa ng paraan, ating nabaho, potential, okay, check. Pwedeng groom to be a core leader. So, ang tagal. Sabi ko, nako, ang hirap naman. Parang ang hirap magpa-jade. Pero, sa kakaaral nga natin sa negosyo, training, and all, natutunan natin kung paano mag-close ng jade. Dahil nga nag-jade tayo, naaral natin kung paano mag-close ng jade. Yung pinag-pray ko talaga, Lord, bigyan mo ako ng mga core leader na jade. Kasi ayoko yung magtatulungan kami, tutulungan ko sila kung anong meron alam, kung anong alam ko. Pero may matatapon na income. Ayoko ng ganun. Gusto ko, maximize din nila yung income na kung anong meron, na kung paano ko na maximize yung income ko. Parang ganun. Yung, di ba, ang daming tapon pag hindi ka jade eh. So pinag-pray ko talaga, until one day, na-realize ko lahat ng ginugroup kong, ano, to be core. Jade lahat, jade account holder, grabe. Grabe. So, ayan na, kami ko binigay na ni Lord. So, ayan na, nagsimula na kami one by one. So, every core leader ko, iba-ibang personality, may core couple ako, may core leader akong, ano, single, may core leader ako na, ano, may mga asawa. So, iba-ibang personality. So, sabi ko, mentors, ma-realize nyo, kung makikita natin, different, yung 13 ways to earn, it represents a certain personality of a person. May mga leaders tayo na magaling mag-direct. May mga leaders tayo na magaling magbenta. So, pang Unilevel sila. Pang ano. May mga leaders tayo na mga talagang born to be a leader, na builder talaga, na magaling mag-motivate. May leader tayong overall talagang all-in, nando na. So, doon ako nagtutok talaga. Kasi pag nagme-meeting kami in na buo kami, pero meron akong one-on-one talaga lagi. No. Kasi ang goal ko nga palakihin yung team na pag yung Unilevel ko dapat lumaki. Pag ang Unilevel ko nakapasok ko sa
sa top, unti-unti. Ibig sabihin, lumalaki din yung team ko. Ibig sabihin, lumalaki din yung team ng mga leaders ko. So, nung nakita ko to, oh my gosh, thank you Lord, eto na, simula na. So, ibig sabihin, yung ginagawa namin, working na, no? And sila din naduduplicate na, doon ako talagang grabe. Sabi ko, Unilevel talaga yung secret. Eh. So, pag lumalaki ng Unilevel mo, doon kasi yung ups and downs ng team ko, yung nawala, nabuo, kasi yung direct referral, yung sales match, ano siya eh, long term siya, pero hindi mo kaagad-agad makikita na gradual, no? Pero yung Unilevel, doon ko nakikita, sa akin lang to, Mentos, nakita ko sa doon yung gradual talaga na makikita mong lumalaki na yung team. Kasi, users, may users na, may talagang builder na, yung may talagang ano, yun, yung ganun. Anyway, di ko ma-explain, Mentos, pero dito ko talaga nakita, ever since doon ako nakapokus, Unilevel, pag lumalaki na yung Unilevel ko, ibig sabihin, nakaka-build na yung leaders ko. Ganon. So, yun nga, speaking of ano, so unti-unti na tayong kumikita dito. Grabe, ito yung isa sa pinakamaganda. Mentors, grabe, sa mga nagsisimula pa lang dito, huwag kayo mainip. Kasi ako ganun din ako nagsimulaan. Talagang start from zero. Tingnan nyo na lang, 1 week income ko, 34,000 unemployed. Sweldo ko noon, 15,000 employed. Gusto ko magmura. So, 34,000 weekly income. Grabe, ganun ang promise ng IOM Worldwide. Ganun ang promise ng compensation plan ng IOM Worldwide. Huwag kang, sabi nga ni Mentor Steph, yes, huwag kang mainit. Huwag kang mainit. Enjoy the process talaga. Kasi darating talaga to. The following month, 39,000 pesos. So, growing talaga. It's growing siya. Ito, luma na to. Wala pa dyan yung Just For You ko ng Jade. Parang third time na yata ako ng Jade For You. Or, third time, second time. So, hindi ko na. So, growing na naman. Meron na naman tayo na pumapasok na binibuild na tinatrabaho na Just For You ulit. So, ito, pinapakita ko to, Mentors, just to inspire you and let you know na, yeah, we will start really from zero, from small income. At namnamin natin yun. Grabe, namnamin natin. Ito, and never compare yourself to others, Mentors. Kapag kinumpare mo kasi doon ka maiinit. Oo, pag kinumpare mo kasi nung time, may time din ako, no, early stage of my growing here sa IOM Worldwide. Nainip ako, bakit ba hindi ako mag-income? Bakit ba ganito yung Unilevel ko? Bakit ba yung sales match ko? Hindi ko mapalaki, lalaki, nawawala, lalaki. Bakit ba? Lines. Kaya ako naiinip kasi nagko-compare ako. Kino-compare ko yung sarili ko. No, yan talagang number one na ayaw kong ginagawa sa akin. Yung i-compare. Siguro dahil dominante ako, no? Yan talagang number one. Ayaw ko nang kino-compare ako. Kasi lalo ako nanggigigil. Lalo ako nanggigigil talaga. I will never, compare. But ang kino-compare ko lagi, yung performance ko, past performance ko. Doon, yun naman ang na-inculcate sa akin ng call center industry sa akin. The only, pwede mo i-compare ang sarili mo sa past performance mo. Because you're only as good as your last performance. Ganun talaga. So yun mo lang pwedeng i-compare, yung last performance mo. Pero sa ibang tao, never. Huwag mo i-compare kasi may kanya-kanya tayong journey. No? And it's like degrading yourself pag kinumpare mo yung sarili mo. Diba? Kasalanan yun. Kasalanan yun kay God na i-degrade mo yung sarili mo. Ito, last income ko last week, last cut-off. No? Nakakatawag ito. This coming cut-off, ito yung income ko. Pero ang amazing talaga, sabi nga, totoo talaga yung mentors, no? Tumulong ka lang sa leaders mo. Be compassionate to help. No matter what, no? Tumulong ka lang. Tignan mo to, same cut-off, pero, ano yung tabunan? Same cut-off, pero totally different income. Grabe, amazing. Same cut off pero totally different. Ano ang laki, 10,000 ang tumulong lang tayo sa leader. No? Have the compassion na makatulong. 'Yun lang talaga, compassion.
Kapag puro negosyo ang nasa isip mo, puro income, puro pera, 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 mabuburnout ka, mentor. Grabe. And I've been through that also. Pinagdaanan ko din yan na journey na yan. So kung nasa journey ka ngayon ng puro pera, pera ang nasa isip mo, puro pera lang, well, I think this is the, ano, na blessing na narinig mo to sa araw na to. Hindi dahil ako nagsalita, pero itong mentoring yung narinig yun na. Stage yan ng journey, yung nasa puro pera ang nakatingin. Pero ang masasabi ko, you will never succeed. Hindi ka magkakaroon ng positive outlook kapag outcome sa negosyo na to, kapag puro pera ka lang nakatingin. And again, it's a journey. Kapag you feel down na dahil puro pera ka nakatingin, tapos hindi mo nakukuha yung income na gusto mo, tingnan mo ulit yung sarili mo, bakit ka nag-start? Kasi yun na yung part na mag-burnout ka. Go back to basic. Ah, yan yung term na yan, lagi ko yung sinasabi sa mga ahente ko dati, go back to basic. Which is the basic is why in the first place you started. Kapag namulat ka ulit, magko-continue ka and another learning will come. Doon mo malalaman, doon mo na maaano, doon ka makakapag-realize na ang daming learnings, dami. I don't know kung ano marirealize mo, pero nung namulat ako na, ay, kasi nakatutok ako sa pera. And naririnig din yan sa mga mentors. Kay Mentor Ikay, ilang beses ko din ito narinig na learning na to. Na kapag nakatutok ka sa pera, mababurnout ka. Talaga. So, hanggang sa, ito na nga, amazingly, at although matagal ko na ito natutunan, pero since na-invite ako ni Mentor Ikay dito, very timely din. Tumulong lang ako sa sabi sa akin ng leader ko, hawak mo yung tingin. Bakit ang ilap-ilap mo? Magkakaproblema. Bakit ang ilap-ilap mo? So, lumapit sa akin yung mentor, yung leader ko. Mens, patulong. So, nagawa natin ang paraan. Ayun, pag nang tumulong lang ako, ayan, nadagdagan. Grabe, no? Amazing. Sa iba, sa labas, tumutulong naman ako, pero ako naglalabas ng pera. Dito sa IM Broadway, pag tumulong ko, ikaw magkakapera. Ayun, di ba? Di ba, ang sarap ng ganon? So, tumulong ka lang para magkapera. Make sure na pag tumulong ka, it's coming from the heart. Yun nga sabi ko, pag puro negosyo nasa isip mo, mag-burnout ka fast. Pero pag sinabayan mo yung negosyo with compassion, with the heart, grabe. Amazing yung dumadating. Amazing talaga. And be grateful. Okay, passive income is true. Passive income is really true. So this is my team when I started. Sabi ko sa inyo, nawala. Nagkaroon, nawala, nagkaroon. So nagkaroon ng pandemic, I started again. Online, until now, nagsimula na ulit tayo mag-offline. So, ito na kami. No? Grabe. I'm very proud to say, we're still growing na kami. No? Para sa akin, no? Para sa akin na nag-start na solo. Dami na dami! Para sa akin na nag-start dito sa negosyo, na nag-iisa lang. Tapos ngayon, ayan na. Grabe, grateful na ako niyan. Ito pang masaya. Ito pang napakasarap. Ang promise ni Lord sa negosyo natin, lalaki ang team, even worldwide. Grabe. So, ito lang, bottom line lang, mentors, be grateful of what you have right now, but never be contented. I'm grateful na ganito ang team ko, pero I'm not contented na ganito lang ang team ko. Kasi kailangan sila din matulungan, sila din mag-grow. So, ayan na tayo. And grabe, no? Ayan, nag-team building na kami. Nagkaka-team building na kami. Diba dati, nag-team building ako, solo ko. Team building ko to. Starbucks ko. Team building ako. Punta ako ng team building ng iba, ng mentoring ng iba. Team building ko yun ang sarili ko. Punta ako ng office para mag-training. Team building ko yun ang sarili ko. Oh, ngayon, nag-team building na ako. May kasama na akong iba. Diba? Amazing. Grabe.
Do not complicate things, mentors. Do not complicate things. Lalo pa yung mga bagay na hindi mo pa maintindihan. Huwag mong pilitin na intindihin. Aralin mo lang. Enjoy the journey. No? At ito na kami last ano event. Grabe, no? Very proud to say, ito po na mga umattend na to, lahat yan active. Lahat yan active. And yung core leaders ko, kompleto nandiyan. Grabe. And ito na nga, because of our hard work, nagkaroon na tayo ng sasakyan. Sabi ko noon, grabe. Nung sinasabihan ako ng mentor, JC, Sherry, maglabas ka na ng sasakyan mo. Grabe, suffer ka na. Pero alam niyo, mentors, ito pa, narinig ko rin to kay mentor Ikay. Everything starts from the mind, sa vision mo. Ano ba yung vision mo? Kasi di ba pioneering ako? From day zero po ng I Am Worldwide, andito na ako. No? Kasi coming from the old company pa kami, so no, nag-transition, sumama po ako. No, I left a 6-digit income doon sa TFB. No. Ay, sinabi ko talaga yung term. Ay, yung ano, yung pangalan. Niniwala ko talaga yung ano, 6-digit income. Sumama ako dito. So, from day zero. So, nag-transition, hanggang grabe, hirap ako. Pero sabi ko talaga, nung, kasi nakuha ko yung car ko on my 4th year. Pag ako nagkasasakyan, automatic sapphire ako. Ganun na sa isip ko talaga. Binilog ko talaga sa isip ko. I will break my own record. Na, kasi sa unang company ko, nag-sapphire ako 1 month. Sa 1 month, first card, pag 1 month ko, sapphire ka agad ako. On the 3rd month, nagkasasakyan ako. Doon sa dati kong company. Sabi ko, i-break ko yung record ko dito sa IAM Worldwide. Pag nag-suffer ako that month, automatic car achiever din ako. 4 months ko yung tinaba. 4 years ko yung tinaba ako, mentors. Nag 90-day burn ako during pandemic. Nag 90-day burn ako, dun ko napalaki. Tapos, after a year of 90-day burn, month of May, suffer ako at the same time car achiever ako. Grabe, di ba? Totoo talaga yung sinasabi. Sinasabi sa training, yung mga training ng mentors natin, nila Press, nila VP, nila Mentor EK, mga top mentors natin, mga all starts from the mind. Mindset talaga eh. Grabe, mindset talaga eh. Kung ano yung tinatak natin sa utak natin, yun talaga nangyayari. Grabe. Tapos, ito pa, mentors, nakakatawa. Parang ako lang, parang akong ano, engot. Nag-city ako, bakit? Yung dalawang achievements na sa isang month, kung nagawa ko, in 1 month, dapat magkasunod. O baka, dapat 3 months after. Di ba, kalukuhan ko. Pero totoo ba ito ngayon? Totoo. Kung ano yung tinatatak mo sa utak mo, habang ginagawa mo tong negosyo na to, yun ang mangyayari. Be very careful, mentors, na ha, kung ano yung nilalagay natin sa utak natin habang ginagawa natin. Kung negative, puro doubts, nilalagay mo, then yun ang makukuha mo. Puro doubts, puro negativity, hanggang sa mawala ka na lang. Nung nakuha ko yung gist ng mindset na yan, sumabog yung utak ko. Sabi ko, kung ganun pala, kailangan pala is ayusin ko yung mind ko. Itatak, taniman lang ng taniman kung ano yung gusto kong mangyari para mangyari. Mentors, wala sa negativity, wala sa rejection, wala sa nag-no sa'yo, wala sa nag-indian sa'yo sa meeting, wala sa mga nang-buburaot sa'yo ng mga family members. Ay, hindi na niniwala. Wala doon, wala doon. Wala sa hindi nag-pay in, wala sa nang scam sa'yo. Wala sa mga nag-promise sa'yo na magbabayad, na hindi naman nagbayad. Wala sa mga hindi na, sa mga nangutang na hindi nagbayad. Wala doon, wala sa mga leaders na pasaway, wala doon. Wala sa kanila. Nasa mindset pala. Nasa utak pala natin. Kasi pag okay na yung utak mo, pag okay na yung utak natin, kahit ano pang past negative na mangyari, nagiging positive. Kahit anong pangit na nangyayari, nakikita natin yung positive. So, ang na-attract natin, positive. Yun.
And hindi lang dyan. Isa pa sa na mindset natin nung magka-car achiever tayo. Yung first car achiever natin, yung taong dumikit sa atin, naniwala sa atin. From the start. Si Mentor Lodi. Grabe. From the start talaga yung I started from myself. And then, nagkaroon akong Mentor Lodi. Na dumarating sa time na nag-a-attend kami ng mga events. Kaming dalawa nagbabaliwan. Magkaka-car tayo. Nung nagka-car ako, after 3 months, nagka-car siya. Grabe, no? Kaya mentors, ito ha, yung sinasabi ko kanin, dumikit ka sa mentor mo. Kasi kung anong nangyayari sa mentor mo, mangyayari sa'yo. Promise, that's really, really true. That's really, really true. Dumikit ka sa mentor mo. Napakaswerte natin na may mga mentors tayo. Grabe. Na tumutulong sa atin. No? Kung ikaw isa sa gaya ko na yung mentor ko na wala na, humanap ka ng mentor. Maghanap ka ng mentor na makakatulong sa'yo. Ang importante ikaw, you stayed. And because we stayed, another car achiever ng team natin, si Mentor Rodelina, yan pong dalawa na yan, isa pa yan sa mindset ko na magkaka-car achiever ako, unang first two ng car achiever ko, left and right ko. Isa yan sa mga tinanim ko sa isip ko na ganito nga gusto ko mangyari sa core ko. Ganito nga yung first two core car achiever ko, left and right ko, and they are my left and right. Grabe, mentors. At si Mentor Rodelina, dumikit lang sa akin. Na-build namin ni Mentor ni Mentor Lodi yung dikit. Nagdidikit, no? Kaya ang nangyari kay Mentor Dina, dumikit din sa akin. Nangyari yung nagkasasakyan din siya. Grabe, no? And now we are 3 in the team na core leaders ko, na left and right ko, na car achiever. Grabe. Mga mommies po yan, kung tutuusin, busy-busy yan sa pamilya, busy-busy sa mga anak. Pero, nakita si I Am Worldwide na susi to have time freedom, financial freedom. And ito na po, grabe. Si Mentor Rodelina, nako, grabe. Ito ha, kahit kakadikit-dikit nga, no, ito pa ang pinaka-amazing mentors. Gusto niyo magka-leader? Gusto niyo magka-leader, no? Ng magaling, dapat maging, magaling in a sense na alam yung negosyo, dapat ikaw din alam mo. It all starts in you. Ikaw mo talaga mismo. Gusto ko noon, kasi hindi sa nagyayabang ako, pero hindi po sa nagyayabang, pero siguro dahil alam ko yung sarili ko, that's very important. You have to know yourself. Kung paano ko, my forte is communication. Nagpapapay-in ako na walang presentation. At ginawa ko yan sa kanila. Nagpapapay-in. Bayad muna. Oh, sige, usap kwento-kwentuhan, bayad. Tapos pag nagbayad na, mababang package. Uy, sinabi ko niyang teknika. Bayad, wala, mababang package. Saka ko may presentahan. Babaliwin ko sa Jay. Babaliwin ko sa Jay. Ayan. Pero para mas maganda. Ayan, okay, dagdag pa lang. Oh, Jay. Ayan. And true enough, totoo talaga. Ang bottom line is, kung ano yung nagagawa ko na adapt nila, nagagawa na din nila yung nagpapapay-in na walang presentation. Kwentuhan lang. Pag nagbayad, kahit kano'y bubayad. Pag nagbayad, tsaka papresentahan, babaliwin sa presentation, sa whole compensation plan. Okay, bayad na kayo. Ayun. So, bottom line, mentors. Kung ano yung gusto maging leaders, dapat ganun ka. Either dikit sa'yo, dapat dikit ka rin sa mentor mo. Nakikita nila na dikit ka rin sa mentor mo. So, ang gusto mong leaders, yes, mentor, dapat ikaw, nakikita nila, yes, mentor ka rin. Kung gusto mo ikaw maging car achiever, achiever ka din. Kung gusto mo ang achiever, achiever ka din. Yung pagiging achiever, ma-recognize ka, it's a journey. But at least you're trying little by little. Hindi pa man
consistent. You don't have to be great to start. You just have to start to be great. Yung statement to start to be great, it's a process. It's a process. So, gusto mo maging achiever yung team mo, dapat little by little, nagiging achiever ka. It's a process. So, little by little, they are achieving sa journey na to. So, nare-recognize na din sila, nakapasok na din sa top, kahit sa first class or MVP. So, little by little, and bottom line mentors, we have to be grateful. May na-encounter ako sa isa sa mga pagre-research ko, pag-team building ko sa sarili ko. Yan. Kahit may team na tayo, nag-team building ko sa sarili ko pa rin kasi kailangan ko ma-motivate. Isa sa mga na-encounter ko, yung destination daw natin, yung goal, it's for our ego. But the journey, it's for our soul. Grabe, no? Ang ganda. The destination, our goal, is for our ego. Di ba? Wow! Na-achieve ko! Ka-achiever na ako! Sapay na ako! I'm earning! It's the ego that's... we are feeding our ego. But what the most important thing, the journey is for our soul. Kung ano yung magiging... ano tayo pag nakuha natin yung achievement. Our journey, meron yung level by level achievements. No, makarating ka dito sa achievement mo, may nangyari bago mo narating. So itong journey na to, this will make us of who we are. Narinig ko to kinapress. Kaya sila, itong gustong, ako Roman Catholic ako ah, sila press Christians. Napamulat nila sa akin na it's not, hindi to religion by religion. It's our relationship to God. No? And kaya nila ginawang ganito kaganda ang compensation plan. And yung teachings nila, it's not only about the money. Kung napansin nyo mentors, ang trainings ng mga diamond mentors natin, yung mga trainings natin sa IAM Worldwide, and even yung mga founders, it's not all about money. It's about personality development. It's personality development. It's solely personality development. Kasi yung compensation plan, nandiyan na eh. Naka-laid out na eh. Kukunin na lang natin. Ang tanong, anong magiging ano tayo? Anong klaseng tao tayo pag nakuha na natin yung ultimatum? Sa mga mentors natin. Palaki na palaki yung income, pabait ng pabait. Grabe, paano si grabe, palaki na palaki yung mga achievements nila, pero pa-grounded ng pa-grounded sila. Grabe, no? Ibig sabihin kasi maganda yung teachings ng mentor, which is the founders. Direkta sila dun eh. So, gusto ba din natin maging ganon? Gusto pa natin yun maging ganon? So, dapat dumikit tayo sa mentor. Kasi doon lang yun talaga. Wala nang iba. Wala nang ibang makakaturo sa atin ng tama kung paano gawin ang negosyo, yung mentor natin. Kasi tignan mo lang yung tuturo sa mentor natin, grabe, sina VP, grabe, di ba? At yun ang nangyayari sa mga mentors natin, kina Mentor Ikay, sa core, sa first, sa MVP core, kina Mentor Peach, kina Mentor JC, grabe, no? So, ganun lang. Enjoy the journey. And while you're in journey, dumikit ka sa mentor para hindi ka mawala. Hindi ka mapariwara. And share ko lang din, which is yung verse ng company natin and the whole team. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. No, I'm not the person, I'm not panatiko, katoliko na, or ano na, I know verses, no, wala. Lahat ng natututunan kong verses, prayerful ako, pero hindi ako yung nagsasaulo talaga at nag-digest talaga ng Bible. Kaya nga gusto kong mapasali sa mga Bible study. Kasi, although lumaki din ako nga sa church din ako, kasi choir ako ng church, youth leader ako ng church sa amin, pero I'm not the
Ganun. Pero grabe ang faith ko and I'm a prayerful person also. Ganun din ang tinuro ng nanay ko. But yes, it's really true. Kung sino yung laging kasama mo, ang nil-look up mo, yun na talaga magiging ikaw. So if we want to be like Mentor Ikay, Mentor Peach, VP and Press, then we have to be ano, dikit as in glued sa teachings nila, sa ginagawa nila, sa kung ano yung sila. Parang maging ganun tayo. Yun lang, mentors, grabe. Thank you so much. sa time, thank you so much sa pakikinig. I hope you got something from what I've shared in the, sa journey ko. And again, thank you so much, Mentor Ikay, for inviting me. Team Eagles, grabe. Isa kayo sa mga team na nilook up ko talaga na grabe, grabe, as in. Si Mentor Ikay, iyan ang, actually, sa kung paano ako mag-handle ng team ko, si Mentor Ikay talaga tinitignan ko. Ang, ano, technicalities, technical, grabe, Mentor JC, mga technical, grabe, talagang, pero kung paano mag-handle ng team, kung paano, Mentor Ikay, grabe. Isa yan sa talagang nilook up ko kung paano mag-handle. So, thank you so much, mentors. God bless you all. To God be all the glory. Grabe. I pray all the blessings, all the achievements ng team nyo. Thank you so much. Thank you so much, Mentor Sherry. Grabe, no? Ang tindi ng sharing moment. Ang galing mo talaga. At dahil dyan, dun po sa experience moment, diba? Kasi marami ka pinagdaanan sa business, lalo na nag-start ka, galing doon sa malaki na yung kinikita mo before, tapos nag-adjust ka ulit sa I am worldwide. What made you decide to stick with it even though parang hindi ganun naging kadali nung nag-start ka? Bakit hindi ka nag-give up? Value for self. Self-worth. Noong kumita ko ng 6-digit sa dati kong company, doon ko nakita yung self-worth. Kinampare ko. Sabi ko sa trabaho ko, grabe, ball jack libre, OT libre, lahat libre. Tapos ang sweldo ko, 15,000. Tapos na-compare ko dito, nung kumikita na ako sa investment, sabi ko, ano dapat ang akin? Hindi na binigay sa akin ni Lord kung hindi ako ito karapat dapat sa akin. So, self-worth. So, nung nag-transition, naglipat ako from 6-digit earnings to zero. In zero for almost a year. Self-worth. Yun lang tinigdan ko talaga. Sabi ko, wala na akong ibang nakitang industry na tatrabahuhin ko. Pero sino ka nagtrabaho? Sino pa dito ang hindi nagtrabaho tapos kumita? Na-employed. Hindi ka pumasok, pero sinweldohan ka. Wala eh. Pero dito sa ayong worldwide, pag trinabaho natin, darating ang time na passive. Tatrabahuhin ko yung employment ko, babayadan ako. Tatrabahuhin ko sa IAM Worldwide, babayadan ako. Ang tanong, alin ba yung mas malaki ang bayad? Pera. Usapang pera-pera, yun lang. Pero usapang pera-pera, tatrabahuhin mo yung trabaho mo, ubos yung oras mo, magkano ang sweldo? Trabahuhin mo si IAM Worldwide, ubos oras mo, magkano ang sweldo kay IAM Worldwide? Mas malaki. Usapan lang naman kung saan ang oras. Ano ang mas malaki ang pera? Yon, isa yon sa basic. Basic. Okay. Ano yung promise ng trabaho ko? Pag 60 ko ba, nagtatrabaho pa rin ako? Ganun pa rin yung sweldo? Okay. Sa iyong worldwide, pag 60 ko, trabaho pa rin ba ako? Hindi na. Pero kumikita, yes. Malaki? Yes. Doon ko tinignan. Self-worth. Kaya kahit pa yung ano yung pinagdaanan ko, tinignan ko na lang siya as kasi tinuro talaga. Importante kasi yung, ano, yung training. Pag hindi ka nagte-training, hindi mo makikita kung ano yung journey mo. Nasa training yung journey eh. Tinuturo sa training yung journey. So, yung zero income, going up, it's a journey. Self-worth, journey, training. Yun, doon ko tinignan mo. Kaya ako nagstay. Kasi kung hindi ako kikita, dapat hindi nang kumita. May patak. Sabi ko ganito, malayo pa ako. Pero malayo na ako.
Hindi ko yung mabakoy hinto. Ganon. Ganon ko lang. Tinakausap ko yung sarili ko sa salamin. Malayo ka na eh. Ilang taong ka na dito eh. Malayo ka pa. Pero malayo ka na. Ilang taong ka na. Ilang walong ano. Compare mo yung sherry. O sige, usapang pera ulit. Basic. Usapang pera. Magkano na ba kinita mo? O compare mo yung ilang taon mo dito sa ayong worldwide. Ilang taon mo sa Sunilwabo. Ilang ba kinita mo doon? Yung oras ko. Ganun ko lang. Ganun ko kausapin yung sarili ko, mentors. Ganun ko kausapin. So, kaya ako nagstay. And then, I eventually, naging passion ko na siya na masarap ang feeling na yung mga nagtiwala sa'yo kumita. Doon ako na, ano, na, na-hook. Wow. Thank you so much, Mentor Sherina. Tama, no? Piliin mo lang kung saan sulit ng pagod at hirap mo. Diba? Ito, Mentor, siguro last question to from Mentor Chris Cueto from Dubai. Sabi niya, tanong ko lang po, Ment, paano mo i-handle yung mga taong hindi sumusunod para maging good performer na sila na i-apply mo dito, na na-i-apply mo dito sa IAM Worldwide. Thank you, friend. Congratulations. Ang galing na, Ment, kasi yung work mo before, nag-handle ka natin talaga ng mga tao. So, paano mo naman na-i-apply yun sa business? Kunwari, meron ko mga leaders na hindi ganun ka ganda yung performance. Mentors, na-inculcate sa akin nung manager ko sa call center yung root cause analysis. And then, isa ba ko yung compassion. Remember, naglabas sila ng pera. Hindi porque hindi sila nagpa-pay in, eh, wag na, hindi ka na nagpa-pay in. Ang ginagawa ko muna, may ano kasi level by level. Ang ginagawa ko muna, even nung dati kong company, sa dati kong job, inaalam ko na bakit hindi nagpa-perform. Ano ang problema? Kasi kaya hindi nagpa-perform kasi walang alam. Hindi alam kung paano gagawin. Ang tanong ikaw, tatalungin mo ulit sa sarili mo, tinuruan mo ba? Kinagaano bang turuan? So, ako muna. Titingnan ko muna sarili ko. Ano na ba nagawa ko sa tao na to? Bakit hindi ko nagpa-perform? Okay, so ako, hindi ko pa siya naturuan ng ganito. Hindi ko pa siya ano. Okay, so kulang pa nga talaga siya. Ngayon, tatanungin ko siya. Kausapin ko, mentoring kami. Ano problema? Kumusta? Darating talaga ang moment na magkikwento about personal. No, personal. So all you know din pala, ewan ko ba? Nung college ako, personal, president ako ng peer counseling ng buong Bicol University. Ang Bicol University is like UP. Iba-ibang location ng mga units noon. Iba-iba. Kailangan mo pumunta kung saan-saan. Ganon din ang Bicol University within Bicol. Naging president ako for 2 years. So, lapitin talaga ako ng mga problematic. So, siguro, si Lord talaga. Yan, o, tapos magandang mas trabaho. Kung gano'n nagbibigay sa akin, mga problematic, di ba? And nakita ko na, dito pala, kasi ilalagay niya ako sa business, sa negosyo, sa IAM Worldwide, na hindi ko hawak ang tao. Kasi hindi sila employed. Hindi rin sila estudyante na kailangan mag-attend na magpumasok sa school para ano, para makita ko. Ito, kanya-kanyang journey talaga. So, compassion. You have to know, first, ikaw, ano na naitulong mo? Bakit hindi siya nagpa-perform? Second, alamin mo kung bakit hindi siya nagpa-perform. So, darating talaga ang time na malalaman mo may problema. And you have to know, you have to safeguard yourself kasi it's about exchange of energy. Mentors, this is really true. It's exchange of energy. Nag-absorb talaga tayo ng energy. We give out energy, we absorb energy. Kung naka-absorb ka ng negative energy, you have to safeguard yourself. Paano mo ma-ano na hindi uma-absorb? So, gawa ka ng ibang bagay. So, anyways, alamin mo kung bakit hindi nagpa-perform. Tapos, nag-root cause analysis ka na. Alam mo, ah, kaya pala kasi may pinagdadaan. Ngayon, action plan. Tanungin mo siya, gusto mo ba bang gawin to? Nakikita mo ba na itong negosyo na to, ang key, the only solution to your problem? Pag nakikita niya at sinabi niya, yes, o sige, gawa tayo ng action plan ha. Action plan. Period of time. Smart. Action plan. Period of time. Ano ba yung gusto niya mangyari? Magkaroon ng ano? Kung ano man magpag-usapan yung goal. Goal setting. Smart goal setting. Ngayon, na-mentoring mo na siya. May action plan na kayo in a certain period of time. So, syempre, yung goal na kayo. From time to time, usapin pa rin yan. May
may touch base pa rin kayo. O, kumusta? Ano na? Nagawa mo na? Nagawa mo na? O, ito yung pinagawa ko sa'yo. Nagawa mo ba? O, ito, ay, nagawa mo. Very good. O, small achievements. It's really, really important, mentors. Small achievement is an achievement that you still have to celebrate. Huwag kang pag-action plan mo, hanggat hindi mo nakukuha yung goal na sinabi mo, hindi kita isa-celebrate, huwag ganun. Journey, kailangan ka ng leader mo. Kung nagawa mo ito, very good, o diba, kaya mo. Sabi ko sa'yo, kaya mo eh. Natakot ka lang, pero nung nagawa, okay pa, o next ulit. Ganun. Hanggang sa magawa yung goal. So, ganito, may ultimatum din ako, mentors. Kasi, may boss din ako. May team din ako. May ibang leaders din ako. Kapag ito, first pa lang, hindi ginawa. Sige, bigyan ko ng chance. Another, ano, yung second step, hindi pa rin nagawa. O mentor, hindi mo lang gagawa. Paano yan? Hindi natin magagawa yung ano. So, andito lang ako, ha? Action plan natin, gawin mo. Kung task based ka pa rin, pag hindi niya nagagawa, okay. O mentor, andito lang ako, ha? Gets nyo? Gets nyo ba? Andito lang ako, ha? Anytime you need me. Andito lang ako, ha? Ano ko? Dapat, pag bumalik sa'yo, nagtanong, nasaan ko na agad? Para mag-feel niya, you're really there. Kaya po, may mga leaders ako na from my old team, bumabalik. Ang tawag ko sa kanila, nag-i-in-in. I-in-in ko yan. Parang kanin. Malungkot ko yan. Pero pag once nag-message, biglang message, sagot ka agad ako. Yung quick response, that's a sign that you're really there as you promised. Galing. Thank you, Mother Sherry. Grabe, napaka-professional lang yung sagot na root cause analysis. Ano yun, mentors, compassion, and action plan. O, di ba? Ang dami natin natutunan. Thank you so much, Mother Sherry. Welcome.